Statement ni Fajardo, revelasyon ni Casimero and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kadwelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Isang nakakagulat na statement po mga kadwelo na sinabi ng former 3 Division World Champion, current WBO Global Super Bantamweight Champion, General Cuadro Alas Casimero, ay ang komento nito courtesy of Binas Boxing TV page ng current WBA Asia and IBF Pan Pacific Super Bantamweight Champion, Wonderboy Carl James Martin, at huli niyang nakasagupa, former WBO Global 122-pound champion Namibian Southern African fighter, Philippus The Energy Nihitombwa daw sana ang maglalaban last time. Kaso it seems, nais iparating ni Cuadro Alas na hindi raw pumalag si Wonderboy o ang kampo nito. Birada niya, papalag or papawag, haha, alam niyo ba, sila sana maglaban noon March ni Philippus at Martin. Ang tanong dyan, sila ang hindi lumaban, papalag daw kahit sino, hahaha. Yung sa papalag na part, response po ito ni Casimero sa statement ni Wonderboy sa isa sa kanyang mga latest interviews through Paukast Sports. Napalag daw siya kahit na sinong top contenders ngayon sa Super Bantamweight Division, where alam na nating lumalaban din si Casimero as well as current Unified Champions 2 Division Champ Marlon The Nightmare Tapales at 4 Division Champ Japanese Monster na Oya Inoue. So base sa statement ni Casimero, it seems may offer sa kampo ni Wonderboy na sagupain si Nihitombwa, pero ang final ni that time ay Casimero versus Nihitombwa with Wonderboy fighting sa undercard nito against a Japanese fighter. Kaso nawala sa ere due to rib injury raw ni Wonderboy. Samantala, naibalita na po natin kahapon mga kadwelo na tila off po ang kampo ni Cuadro Alas sa hamon ni Fajardo na sparring. Bagamat malakas daw kasi si Fajardo, malayo raw ang agwat sa timbang nila, and that ang lakas ni Fajardo ay di ganun magiging katindi sa weight class ni QA. However, may mga ilang nagribat naman po na commenters mga kadwelo saying na huwag daw gawing dahilan ang timbang at baka may takot lang daw si Cuadro Alas sa lakas ng kamao ni Fajardo. Kinaya nga raw ni Fajardo sa sparring si Wonderboy na lumalaban din sa 122 at allegedly si Fajardo raw ang naka-injured kay Martin. Sa isang interview naman mga kadwelo courtesy of Ilorde TV, prangka pong sinabi ni Fajardo na nagulat daw siya na sa tinaas-taas ng kanyang ensayo, ganun lang daw kadali ang kanyang naging panalo over Angas ng Cebu, Jean Paul Gabonilas. Labang tinapos niya lang ng isang minuto. Sa ibang banda, so far, nananatili pa ring leading candidate mga kadwelo ang current WBC Silver Lightweight Champion, Banyagang Bata ng MP Promotions, Isaac Pitbull Cruz, na option upang makalaban ng 3 Division Titleist, current WBA Regular Lightweight Champion, Gervonta Tank Davis, sa pagbabalik nito. Pahayag din po ng trainer ni Tank na si Calvin Ford, wala raw sa options nila ang former Unified and 2 Division World Champion Shakur Stevenson dahil ayaw daw ni Tank magkaroon ng pay cut sa kanyang purse. Nasabi po ito ni Ford dahil sa history ni Shakur na nagtuturn down ng laban pag di po siya satisfied sa purse na ino-offer. Pinakanoted ay ang nangyaring negosasyon nito with current undisputed lightweight champion Devin The Dream Haney at 3 Division World Champion, current WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Vaquero Navarrete. Sayang yung Navarrete versus Stevenson mga kadwelo noon, nawala sa ere dahil sa usaping pera. Pero open pa rin daw naman ang dalawa na maglaban. Going back to Tank Davis, dahil sa deklarasyon ng kanyang trainer, piniperceive ang kampo ni Tank na gusto raw iwasan si Shakur. Sana raw lumaban na ng elite fighter si Tank at huwag na raw mang cherry pick. Komento rin ng ilan, kung noon ayaw ng kampo ni Tank ng rematch kay Pitbull dahil nahirapan si Tank sa naging unang duelo nila, ngayon gusto na raw ng kampo ni Tank ang rematch dahil it seems they see Pitbull declining na base sa kanyang latest performance against Giovanni Cabrera, where even though siya ang nanalo, marami ang nagsabing hindi raw impresibo ang performance ni Pitbull.